Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., a blessed afternoon sa inyo, Popoy at Bea, at hello na rin sa lahat ng viewers ng Dear M.O.R. Ako nga pala si Jeffrey, isang certified taong pader. Matagal na ako nakikinig ng Dear M.O.R. Madami-dami na nga rin akong nahatak na tao para makinig sa inyo. Idol na idol ko kayo, Popoy at Bea. Kaya pabati naman ang tropang uhaw ng Aman Perez, Pangasinan. Lalong-lalo na nga kila Junie Boy, Drew at kay Wekwek. Popoy at Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina ay certified taong pader ako. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganoon ko kung tawagin ang sarili ko. Nag-umpisa kasi yan noong makilala ko si Krish, ang babaeng talagang bumago sa buhay ko. Popoy at Bea, nagkakilala kami ni Krish sa isang birthday party dito sa amin. Bisita siya ng isa sa mga pinsan ko. Aminin ko, sa unang kita ko pa lamang kay Krish, talagang gandang-ganda na ako sa kanya. Siya kasi yung tipo ng babae na talagang gugustuhin mong maging jowa. Maputi, rosy cheeks, maganda ang labi, kulay langit ang buhok, at higit sa lahat ay napakabait pa nitong si Krish. Noong ipinakilala nga ako ng pinsan ko sa kanya ay sobrang relax lang siya, chill lang. Popoy at Bea, hindi ka talaga mahihirapang kausapin itong si Krish. Ewan ko ba kung saan hinuhugot ng babaeng ito yung mga topics, pero sobrang dami niyang ambag sa mga usapan. Popoy at Bea, after that day, ay hindi ko na talaga maalis si Krish sa isip ko. Kahit na nga maging friends na kami sa FB at dumalas ang pag-uusap namin online, ay pakiramdam ko, kulang pa rin. Popoy at Bea, basta merong chance na magkita kami ni Krish, ay sinusunggaban ko kaagad itong oportunidad na ganon. Buti na lang talaga at sa Manila ako nakahanap ng trabaho kasi mas lumaki ang chance na magkita nga kami ni Krish. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti na akong nahulog ng tuluyan para sa kanya. Actually, may mga times na pakiramdam ko nga ay nahuhulog na rin siya para sa akin. May mga pagkakataon kasi na ako ang laging hinahanap nitong si Krish. Ako lagi ang hinihingan niya ng payo kapag ka nangangailangan siya nito. Popoy at Bea, kaya hindi niyo ako masyadong masisisi noong may nangyaring hindi maganda sa pagitan naming dalawa ni Krish. Tumawag kasi siya sa akin at umiiyak. Siyempre, sugod naman ako agad-agad. Pag ganito umiiyak ang isang babae, dapat mas mabilis tayong kumilos. Noong nagkita kami ni Krish, todong iyak nito sa akin. Niyakap niya ako, samantalang niyakap ko rin naman siya pabalik. Popoy at Bea, hindi ko na nalaman kung ano ang nagpapasama sa loob ni Krish noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero noong makita ko siya, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko si Krish. At doon na nga, nagsimula ang gulo. Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 19 minutes bago mag alas dos ng hapon. It's 1:41 at yan na nga po. No? Unang bahagi ng kwento nitong si Jeffrey sa kanyang... Ano ba, hindi niya namang girlfriend eh. Kaibigan, crush na crush na si Krish. Alam mo, boy,
Alam ko na kung bakit hashtag Dear MOR Unsolicited. Chika tayo ng chika unsolicited advice. Unsolicited halik pala. Diyos me. So far ha? So far, yun yung so ano? So far? Oo. Oh. Yun yung parang nakukuha natin sa unsolicited halik. Alam nyo, wait lang ha. Lalo na sa mga kalalakihan dyan ha. Nakakaloka. Hindi, kasi ganito yun po, no? Baka naman hindi kaya natisod tong si Jeffrey papalapit kayo. Yung parang comedy, yung parang ganun. Parang, ano ba nangyari siya? Tapos biyang, tapos sa slow-mo pa, parang K-drama, biglang, tsuk. Tapos pagka may naghiwalay, may nakakita dun sa ano, may biglang, tapos itutuloy. Ayan. Oh, sana kung ganun talaga ano, pero hindi kasi ganito 'yon po, no. Meron naman kasing ano, personal backup reasons etong si ano Jeffrey kung bakit niya nagawa 'yon, kasi chika niya, feeling niya daw kasi is para nagkakagusto na rin sa kanya si sino to, si Krish ba, tama ba? Feeling niya, yes, Krish. Feeling niya kasi una, palagi daw siyang hinahanap, sa kanya tumatakbo, sa kanya humihingi ng ano tawag dito, mga payo, ganyan-ganyan. Yun yung mga feeling niya, rason kung na-fall sa kanya. So yun nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na, alam mo yun, mahalikan etong si Krish habang umiiyak at nagsasabi ata ng problema during that time na hinalikan niya. Ito lang sa mga kalalakihan na. First part pa lang po tayo, hindi natin alam ano yung magiging development sa second part. So itong chichika ko, related lang to sa first part. Doon nag-umpisa yung gulo eh. Buti na lang maayos kausap to si Gail Enriquez. May send sa akin. Thank you, Gail, ha. Thank you. Nag-send siya rin sa Gcash ko. Oo, sa 09267884-85. Tapos si Roslyn Danielson, pasalamatan muna natin sa Norwegian Krone, di ba? Na bumabati, happy birthday. Thank you, Roslyn. Yan, meron ng 25, meron pang 59. Kita mo naman. Napaka-generous. Thank you, Kumars. O, eto ko na nga. Napaka-generous mo, Roslyn. Kasi naman si Krish eh. Kasi Krish yung pangalan nito. Oh, eto na nga. Sa mga kalalakihan dyan, no? Understandable siguro yung feeling nyo, aba, may gusto siya sa akin kasi ako yung palagi niyang hinahanap, ganyan-ganyan. Mm. Pero not all the time po yun, mga kalalakihan, ha? Minsan kasi, or actually, madalas, kami mga babae, kapag ang hinahanap namin ay opposite sex, tapos pinag-aanohan namin ang mga problema namin, it's because we treat you as a very close friend, a trustworthy friend. At feeling namin, yung mga advice na nabibigay nyo is makatotohanan at alam mo yun, nakakatulong sa amin. Kaya kami lumalapit sa inyo for advice. Pero it doesn't mean na alam mo yun, na-fall kami sa inyo. Or kasi the last thing we want, lalo na kapag meron kaming problema, is singitan ng anything romantic. Alam mo yon, kapag may problema kami, usap problema lang tayo. Huwag kayong maningit ng ano. Huwag kayong maningit ng mga laktay, ganyan-ganyan. Yeah, tsaka Bea, para mahirap yun, ano? Ang hirap yung corporate, o ang hirap ma-penetrate yung feeling mo na ganito po yan. Masama yung loob mo eh. Halimbawa, natanggal ka sa, huwag naman sana, no? Halimbawa, natanggal ka sa trabaho, na walang ka ng trabaho, na walang kahanap buhay. Ang sagot ay makikipag-make love ka. Sa tingin mo, is it okay lang ba? O, ano kayang feeling nun? Diba? Ano kayang kahit pa may jowa ka, kahit may ano, parang hindi yun ang sagot eh. Diba? Hindi yun ang sagot. Pero sabi ng isa natin producer na si Dan, okay lang to. Sa jowa kaya, mo siguro. Sa jowa Correct. Natapilok ka, halimbawa, natapilok ka na napasama at hindi ka talaga makapasok, hindi ka makapagtrabaho. Tapos sinabihan ka ng friend mo na tara mag-spa tayo, mag-spa. Yes, masahe yun, pero alam mo naman nasaktan ako, 'di ba? Para mas kailangan ito ng pahinga, hindi masahe agad, hindi leisure, 'di ba? Alam mo, nakakaloka yung namomblema ako dito, tapos etong tropa ko eh, sisingitan ng I love you, I like you. Parang, alam mo yun? Yeah.
ko si siningitan ng I love you, pero hindi. Itong si Jeffrey, nirekta, ano yung nirekta, sup-sup agad. Itong si Chris, may sandali lang, no? Namamblema ako dito, tapos bigla mo akong hahalika. Like, is it gonna solve my problem? And it's my time to shine, no? Bakit mo biglang siningit yung sarili mo? Sorry, Jeff, ha? Pero sunog na sunog ka talaga sa first part ng Because it's very bad talaga what you did. What, out of ano siya, out of place, hindi, parang wrong timing. And honestly for me, nakakabastos na kung ako yung magsasabi sa'yo ng problema dahil may tiwala ako sa'yo, tapos bigla mo akong mamanyakin, oh my God. Diba? Like, everything pala na inakala kong mabuti kang kaibigan, eh all this time pinibigyan pala ng mali siya, ay lalayo talaga sa'yo. And I think it's going to be friendship over. Kasi ang hirap na i-recover yung tiwalang binigay ko sa'yo na sinira mo. Na akala ko nagiging tunay kang kaibigan. Yung pala, eh, pinagbabalakan mo pala kasi ako. Diba? Yung merong ano eh, no? May hidden agenda. Sorry, Jeff. Ano, parang yun yung siguro bigla lang rin nagising sa katotohanan. Something bad happened kay Krish. Kaya kanya tinawagan for comfort. Ikaw naman, pumunta, diba na realizing na mako-comfort mo siya pero ibang comfort yung iniisip mo sa kanya talaga. Genuine, totoo yung sinabi ni Bea kanina, no? Huwag tayong, let us not jump into conclusions. Na kapag ka tayong gusto laging kausap, tayong nahihingan ng payo, is they want us to know more about themselves, diba? Lalo na sa opposite sex, diba? Meron kang, ganito kasi yan, Jeff, ano? Gustong-gusto mo si Krish. Pero hindi niya alam na gustong-gusto mo siya. Okay? Ang alam niya ay forever present ka, yes, as a friend. O wala ka naman sinabi, nanliligaw ka ba, pumuporma ka ba? No, as a friend. So, throughout the years, throughout the, ano no, na sa duration ng pagkakaibigan nyo, yun yung na-realize itong si Krish. But that doesn't really mean na alam niya na merong kang hidden feelings for her. Alam niya, alam mo, minsan ganun tayo eh. Yung gusto nating iparamdam sa mga maliliit, napaka-minute details ng ano natin. Pero alam nyo, hindi nararamdaman talaga ng ibang tao yun. Oo, na kahit yung palipadhangin na term, 'di ba na oo, kunyari kami ni Bea, no, kunyari gusto ko si Bea. Oo, Bea, ikaw pa ba? Yung mga hirit na ikaw pa ba? Matatanggihan ko si Serio pero ikaw, Bea, hindi, special ka sa akin eh. Yung iba sa kanila, talagang joke lang 'yun. Nothing more, nothing less. 'Di ba? Sa iba, kahit na gustong-gusto niyo sila. Okay, kaya do not assume na nagigets ng mga gusto ninyo, na gusto ninyong paliparan ng hangin. Diba na ligawan, pormahan lahat ng mga sinasabi ninyo. Alam mo po, sabi nga ni ano dito, ni Rhea Aria, nadagdagan pa tuloy ng problema si Krish. Diba? Tatotoo yun. Dagdag tuloy sa problema, Jeffrey, sa ginawa mong yun. Sabi alam mo, sabi ni Riven naman, ito lang sinabi ni Riven, hindi comfort eh, comfort. Baka comfort daw yung rinig ni Jeffrey. Jeff, oo nga. There's a difference. There's a difference between comforting someone and comflirting with someone. Okay? Iba, meron yung iba yung, halika, punta ka dito. Why? Wala yung jowa ko. Bilis. Yun. Yun, that's comfort. Di ba? Wala yung jowa ko. Tara. Magbibihis ka, huwag ka na magbihis. Ganon. Pero kapag ka-comfort, kung tama naman ako, kailangan ko nang makikinig sa akin. Pagka makikinig, tenga, ang dalhin, di ba? Tsaka utak, hindi yung kung ano-ano. Boy, ano ka muna? Labas-masok ka muna sa... Ayoko! Kasi naka-freeze yung frame mo. Akala ko sa monitor ko lang or sa internet ko lang. Totoo pala, naka-freeze ka. Labas-masok ka muna. Ako muna magbabasa. Hindi, okay lang naman. Ganyan talaga ang position ko, Bea. Eh. Okay sa akin yan. Parang yan yung best angle ko for today. Ayan, ganda. Kita mo naman. Hindi talaga nagsasalita ako niyan. Humihinga nga ako niyan, no? Ganun na ganun. Gusong-gusong ka po, ha? Perfect. Iba ako, eh. Perfect, ano yan? Perfect birthday picture. Lumayas ka mo.
Ay, eto. Sabi niya, no? Sabi niya, Guada Mahisay Almario, parang nag-take advantage naman siya kapag kaganon. Sa true, nag-take advantage talaga etong si Jeffrey. Kasi alam mo yung mga ganon? Yung alam niya na vulnerable, tapos like nanghihina at nasasaktan yung tao, bigla niyang hahalikan thinking na that is like the greatest comfort na pwede niyang ibigay. Halik! Utang ng loob, sinisipon na ako kakaiyak dito, tapos bigla mo akong hahalikan. That's sexual assault. Sa totoo lang. Sabi niya, no, Nestor Ofemaria, pwede mo naman halikan sa kamay. Huwag lang sa lips kasi baka hindi pa siya handa sa ganon sitwasyon. Diba? Oo, sa true, Jeffrey or kung sino man. Actually, sige, kung hindi talaga mapigilan, sige, sa kamay. Pero as much as possible, utang na loob, pigilan nyo ang mga sarili ninyo. Okay, lalo na if it's a sensitive problem or mabigat na problema, okay, the last thing that person needs is paglalandi. Diba? How weak are you kapag ka nagsasabi siya ng problema, biglang hahalikan nyo ng ganun. Utang na loob! Hero Dania, lesson learned. Never assume unless stated otherwise. Hindi lahat na nakikita sa pelikula applicable sa tunay na buhay. Totoo yun. Okay? Wag na for both parties, ha? Mga palalaki, mga pababae. Kahit gano'ng special ang trato sa inyo ng isang tao, wag kayong mag-a-assume na may gusto sa inyo unless diretsa yung sabihin sa inyo na I like you or I love you. Okay? Majirap nang magkamali, babe. Baka mamaya kasi, utak mo lang ang nagsasabi na, ay, type ka niyan. Pero ang totoo pala, hindi. Talagang mabait lang siya. Diba? Yeah. Nakakahiya. Tapos, Bea, yung sa mga yung sinabi mo, sa pelikula lang totoo, no? Na-witness ko yan. Na merong ano, no? Sa pelikula kasi, kapag yung kilig na kilig ka, parang bumabagal yung mundo. Ganyan. O, parang bumabagal yung ikot ng mundo, eh. Eh ako talagang ano, muntik pa ako makadisgrasya nang dahil bumagal yung mundo ng dalawang magjowa. Oo. Tumatawid sa kalsada eh. Bumagal yung akala mo pang slow mo eh. Sabi ko, ano nga? Wala tayo sa K-drama, wala tayo sa Netflix. Oo, medyo pagtatawid. Nandito pa kayo sa Pilipinas. Oo, talagang mabubusin na. Huwag kayong magagalit. O kapag ka ganoon, sumobra naman ang bagal. Ayan, sige, meron pa ba? Sabi ni Sergio Gonzalez, nasa imahinasyon mo lang yun, Jeffrey. Dahil yun ang gusto mo mangyari. Umaasa ka sa feeling mo, which is true. Ayan, sa noo daw pwedeng humalik, sabi ni Gil. Oo, sa noo, ha, malinaw ko yan. Yes, sa noo, hindi yung sa ano. Sa noo ang pinag-uusapan natin yan dito. Hindi sa labi. Hindi sa labi agad. Ayan. Okay. Lang naman. Oy, pero first part pa lang naman yan. Okay, hindi pa natin alam kung magkakaroon ng ibang twist sa second part. Pero Jeffrey, nakaka-stress ka sa first part. Pero ano po, halika na, tingnan na natin. Anong mangyayari sa second part? Dali. Ano? Sandali, si Lord Ramirez. Ito, sabi niyo, si Lord din eh. Sabi niya, kahit ako naman ang halikan ng biglaan, eh mabibigla ako. O ba? Lalo kami. lalo kami magugulat. Oh, hindi, pero parang yun lang yung medyo off doon. Okay? Yeah. Yun lang yung medyo off doon sa nangyari so far, pero kasi sabi nitong si Jeffrey nandahil doon sa wrong move na yun. Nakupo. Oh. Doon nagsimula ang gulo. Ano bang klaseng gulo ito? Diba? Anong klaseng gulo sa kanilang dalawa lang, sa friendship nila, sa emosyon nila, sa nararamdaman nila, or talagang biglang nag-iisa pala, meron palang kaaway, nang gulo pala si Krish. Palay mo, nang gulo siya, binubugbog ng taong bayan, diba? Ang dami palang kalaban nitong si Jeffrey. Kailangan ipag-ganto. Diba? Parang action naman. Parang batang kiyapo naman nangyari. Ayan. Kaya mga kapamilya, tuloy na natin ang kwento. Second part sa oras nating 5 minutes bago mag-alas 2 ng hapon. Ayan. Pero sandali lang, Bea. Okay, teka lang.
Etong, speaking of gulo ha, naku, Hero Daniel ha, sabi niya, sa noo daw oh, DJ Bea, capital noo ha, Hero Daniel ha. Sa noo, kaya kasi nga malaki. Malaki. Dami ng pagpipilian ha, gusto mo north, south ha, o west, east ha, kipala ha. Eh ako, kahit wag na sa noo, ako kahit dun sa yes. Birthday ni Popeye, sige tayo. Halika na. Balik naman sa no. Kahit sa yes pa. Ikaw talaga ano ha? Ay nako, ang ating kaibigan na si Roslyn Danielson. Ayan. Ang hirap mo ring biruin dahil meron din siyang pa ano, 'di ba? May paambag din si Roslyn. Bang klase naman. Thank you, Roslyn, ha? Ay, naku, ba't nyo ba pinadadalan yung masyado kayong Gina G sa GCash na 0926-700-8485? Huwag naman. Huwag naman masyado. Pwede pang umulit. Tingnan. Pumasok, so pwede pang ulitin. Pwede ba? Gumagana. Gumagana. Sumusobra na yan si Roslyn, ha? Oo, sumusobra ka na, Roslyn, ha? Sige pa, tuloy mo yan. Tsaka Gail, ha? Tuloy niyo yan. Tita Tess, tuloy niyo lang yan. Sige. Alam niyo maganda yung ginagawa niyo. Tuloy niyo yan. O, Moji, tuloy mo rin yan. Oo, basta sa 0926-700-8485. Ay, oras na natin, 3 minutes bago mag-alas 2 ng hapon. Sakit pa rin lalamunan ko. Samahan niyo nga po kami ni Bea. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my... birthday boy. Uy. What about gorgeous bee, Bea Bells? Popoy at Bea, aaminin ko marami akong assumption sa ginawa ko noong araw na yun. Krish was so vulnerable at sobrang namali ako ng basa doon sa sitwasyon. And after kissing Krish, nagkatitigan kami for a while at sa kanya ako sinampal. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Krish sa akin that exact moment. Sabi niya, Popoy at Bea, ano yun, Jeffrey? Ano yun? Damang-dama ko yung galit na biglang namuo kay Krish. Hindi ko na matandaan pa kung ano pa yung mga sinabi ni Krish sa akin. Shock din talaga kasi ako. Talagang nabaliktad ang mundo ko. Nakatanggap pa ako ng isa pang tampal bago ako tuluyang talikuran at layasan ni Krish. Popoy at Bea, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Simula kasi noong insidenteng yun, ay nakablock na ako sa lahat ng social media account nitong si Krish. Pati mga numbers niya ay hindi ko na rin matawagan. Gusto ko na lang talagang humingi ng paumanhin sa nangyari. Gusto kong sabihin sa kanya na nagkamali ako sa basa ng sitwasyon. Gusto ko na lang talaga makabalik kami ni Krish sa dati. Sinubukan kong ang humingi ng tulong mula sa mga kaibigan ni Krish pero pati sila ay ayaw na rin akong kausapin. Nakadagdag pa sa problema ko. Pati nga yung pinsan ko, galit din sa akin. Huli kong narinig mula sa kanya, "Pinsan, bakit mo namang ginawa yun?" Popoy at Bea, hiyang-hiya talaga ako sa sarili ko. Ngayon kasi sa tuwing lumalabas ako ay parang nakatingin sa akin ang lahat ng tao. Pakiramdam ko tuloy ay lagi akong pinag-uusapan nila. Aminin ko, sobra akong na-depress ng dahil sa nangyari yun. Gustong-gusto ko na kasing humingi ng tawad kay Krish para gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Popoy at Bea, oo, bigla ko na lang hinalikan yung isang tao sa oras na talagang napaka-vulnerable niya
pero wala namang mali siya yun. Lahat ng bagay ay handa kong gawin para lang makahingi ng tawad kay Krish. Ano ba ang dapat kong gawin? Hirap na kasi ako. Isang pagkakamali ang nagawa ko pero parang buong buhay ko nang... O parang buong buhay ko na yung biglang nagbago. Nabaliktad ang lahat para sa akin. Minsan, pakiramdam ko ay napaparaning na ako. Sinubukan ko uling mag-message kay Krish at humingi ulit ako ng tawad sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay yung makatanggap din ako ng mensahe mula sa kanya, galit man siya o hindi, para gumaan kahit papaano ang daladala ko. Kung kayo ba ang nasa kalagayan ko, Popoy at Bea, ay ano ang gagawin ninyo? Tulungan niyo naman ako. Kahit anong payo, ay tatanggapin ko. Umaasang makakakuha ng sagot. Jeffrey. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin in 6 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon at dyan na nga po nagtatapos ang kwentong ito na talagang napalaki tuloy yung problema nitong si Jeffrey. Okay, Bea, no? Aalamin ko, alam ko na sasabihin ng iba, ano ba naman yan? Masyado mo namang pinoproblema na yung pagkakamali mo sa paghalik, you're making a big fuss out of it. It's no big deal. Diba? Alam ko, yan ang sasabihin ng iba, pero alam nyo kasi yung iba. Yung ibang mga tao na katulad ni Jeffrey, naiintindihan ko yan. Kapag ka ikaw ay talagang consensus, diba? O yung madaling makonsensya na tao, because you mean well, you meant well sa ginawa mo, and then you got the wrong message pala, nagkamali ka. Tapos, alam mo yung iba napaka-sensitive sa naging reaction ng, of course, literally, hindi naman lahat ng tao ay masama ang tingin kaya Jeffrey. Pero kasi, yung mga mahahalaga lang, si Krish, yung pinsan niya, yung mga friends ni Krish mismo ay para ba nagkaroon ng galit sa kanya. Diba? Eh talagang feeling mo parang lahat na ng tao. 'Di ba? Lalo na may kinalaman pa doon sa gustong gusto mo. 'Di ba? Sabi niya naman kasi walang mali siya sa akin 'yon. Alam mo, masyado ka lang kung makonsensya rin talaga Jeffrey. Ngayon, pero iyan din yung problema ko naman sa mga kabataan ngayon. Masyado tayong gusto natin mag-connect doon sa ibang mga tao kasi sabihin hindi ko na siya makontakt sa social media account niya, sa cellphone number niya, sa ganito ganyan, online account. Alam mo, pwede mo naman sigurong lapitan na kung alam mo naman ang bahay niya, just to say sorry. Sabi mo nga ready ka naman, masigawan ka, mapagalitan ka. Yes, masampal ka ulit, sige lang, pero kailangan ko talaga makapag-sorry sa'yo. Diba? Sa kahit anong paraan, huwag ka na munang bumase sa mga online-online lang. Oo. At saka, honestly, may mga comment dito, Popoy, na medyo agree din ako kasi naguluhan sila doon sa sinabi ni Jeffrey na wala namang mali siya yung halik. When, in fact, kay Jeffrey din ang galing na like niya, may gustong-gusto niya etong si Krish, which is already a mali siya in itself. So Jeffrey, wag mo lalagyan na wala namang mali siya yun. It's like pinagtatakpan mo yung ginawa mo. It's like you're downgrading what you did. Sa mata ng ibang tao, siguro pwedeng ang liit lang bagay lang naman yan. Oo, isang halik lang naman yan. Pero sometimes, lalo na sa babae po, na hinalikan mo without their consent at biglaan, traumatic yan. At saka, alam mo, it will feel like na-take advantage siya or na-sexual assault siya ng isang tao na hindi naman niya gusto, wala naman siyang relasyon doon sa tao na yun.
It's Lalo so na, bad. Bea, kung iba din yung upbringing dun sa tao, kung medyo conservative talaga, di ba? Oh, napaka-rigid na mga paniniwala niyan. Oo, kaya alam niyo yun, Jeffrey, huwag ka sana magtaka kung bakit ganun na lang din yung reaction ng mga tao sa paligid niya. Kasi mali talaga yung ginawa mo. At saka protective din naman yung mga taong binanggit mo doon sa babae na yon, doon kay Krish. Kaya alam mo, dahil doon sa nangyari, Jeffrey, no? Okay, sige, bibigyan ka namin. To be fair, ramdam naman namin na okay, nagsisisi ka na, ganyan-ganyan. Pero you have to accept na anong tawag dito, it will really take a long time, or it may not happen, na alam mo yun, mapatawad ka ni Krish at ng mga tao sa paligid niya. Pero as of now, wala kang magagawa kundi tanggapin yung galit nila at mag-antay ka muna. Okay, wag mong madaliin na gusto ko mapatawad niya ako para alam mo yun, mawala na tong mawala na yung ano, yung yes. Tawag dito, yung guilt o yung konsensya na nararamdaman yes. ko. Doesn't work that way, Jeff. Hindi, you know? Hindi. Mag-antay ka. Huwag mong madaliin kasi hindi na naman madali yung ginawa mo kay Krish na sinabayan mo, yung problema niya eh. Diba? Alam mo, Jeffrey, no, merong isang napakagandang payo, diba, na pwede mong ma-divert na lamang yung isipan mo sa nangyari sa'yo. Because what's done is done. Kahit sasabihin mo ngayon walang mali siya. Pero kung pumatol itong si Krish sa'yo, eh syempre naman, masarap. Di ba? Masarap ang kinahinatnan ng lahat. Di ba? Simot, sarap. Pati balat. Yung mga ganyan. Oo, ganun yun eh. Pero alam mo, merong isang payo dito na mula pa sa ibang bansa. Mula pa sa bansang Sweden. Kanya. Sabi nga, yun naman pala. Walang mali siya yung halik. Magpasalamat ka na lang na nasampal ka, Jeffrey. Kasi ang tawag doon, pinalad. Pinalad na ganun. Halika. Gusto mong palarin ka? Ito ang kapalaran. Tampal. Hindi raw ganyan yung pagkakasampal eh. Bea, ganyan kasi sampal. Yung ganito, yan, yung nakabukal lahat. Ang daliri. Yan tampal yan. Oh, pang-komedyante yan. Ito yung tampal na nakakabingi. Abot tinga, abot sa mata, masusundot pa yung mata. Yung ganyan, dito lang yan, dito. Sampal. Ito tampal. Yun yun. O yun. Bagaman nasaktan ka, napahiya, at para bang na brand ka na as masamang tao nang dahil dun sa halik mo, sabi nga ni Riven, siguro dahil din sa karanasan niya. Diba? Ay, pinalad ka. Yeah, pinalad, sinampal ka. Ayos na rin. Maraming salamat sa napakagandang payong binigay mo at talagang mawawala ang konsensya at guilt na nararamdaman ni Jeffrey dun sa payo. Oh. Maganda rin siguro celebration ng birthday ni Riven. Happy, happy birthday, Riven. Ay, happy birthday. Ganyan kami. No. Ganyan kayo. Oo, nga, no? Magkaano kayo ng ano? Juta kayo nitong si Riven. Bagay nga. Parehas na kaming napalad eh. Madalas kaming palarin. Sige. Eto, si Hero Daniel, sabi niya, rules and consequences. May mali siya o wala, you still broke the rules with your wrong assumptions. So bear the consequences of your actions. Siguro best thing to do for the meantime is to stop making ways to get back to her and let her heal and forget. Well, she can never forget, pero she can heal. Okay? She can also forgive, pero alam nyo, yan kasi mahirap eh. She'll never forget. Okay? Or kahit anong mga kamarkada, yung mga ginagawa nyong ganyan na may kinalaman sa pisikalan, lalo na kung walang consent, that person will never forget. Kaya sana pag-isipan nyo ng doble, triple yung mga pinaggagawa nyo bago kayo, alam mo, magpadala sa inyong mga damdamin. Ito no, yung kahit, marasan ko eh. Jeffrey, kailangan mo talaga ano eh, kailangan mo talaga medyo hanggang sa ngayon, no? Kumbaga, kailangan mo maramdaman na meron kang pagkakamali. Alam ko na, alam mo na meron kang pagkakamali, but just so you know, kahit mga kapwa natin, mga kalalakihan, ay merong doubt doon sa sinabi mo na walang mali siya. Ito, si Paul Santos na to. Si Paul Santos. Lalaki. Oh, siya na yan, ha? Magnanakaw ng halik yan, ha? Oh, pero sabi niya, halik na biglaan, walang mali siya. Oh, wala, di ba?
Kasi yung halik na ano, Bea, halik na nakikiram, meron kasing ganun eh, ewan ko ha, para sa iba dyan, yung nakikiramdam at kung papa, malamang talaga binigla eh. Alam mo yung biglang tinuka. Oo, literal na biglang tinuka. Eh talaga, the young lady must have been really caught off guard. Diba? Meron naman kasi yung halika tapos biglang tumangging ganun. Okay, hindi pala yun. Oh, hindi pala, sorry, akala ko hindi naman kita halikan yun. May excuse ka, hindi naman dumikit. Diba? Nilapitan lang kita, kino-comfort lang kita. Akala ko yun yung moment. Nabigyan ng allowance pero na hindi. Lumayo si ate mong girl. Diba? Pero hindi. Pero yung... At saka, ang tawag dito, yung mga nabigla na mga ganyan, hindi naman talaga totally nabigla yan. Kasi meron na talagang ano yan, meron at the back of your head, meron na nag-push dyan, kaya mo nagawa yun. Yeah. Kasi kung wala talagang mali siya yan to begin with, abay, hindi mo magagawa yan. Diba? Mm-hmm. Kung ikaw e pure friend lang talaga, at alam mo yun, wala kang pagnanasa dun sa tao na yun, abay, hindi mo gagawin yan. O hindi ka yung madadala ng damdamin, walang mangyayaring ganun. Pero dahil meron kang gusto, yun na mismo yung mali siya, Jeffrey. Kaya please, tanggapin mo muna ng 100% na mali talaga yung ginawa mo at talagang hindi ka napigla, sadya talaga yun dahil nga meron nang namumuong feelings sa loob mo. Correct. Tanggapin mo muna yun, Jeffrey. Ha? Alam mo, Bea, mahirap kasi mag-apologize. Ganito yan, Jeffrey. Mm-hmm. Ano? This, maraming salamat sa pagsulat mo sa amin dito sa Dear MOR. Kasi yan yung mali sa atin minsan when we trying apologize. To apologize sa mga ano natin, sa mga pagkakamali natin, sa mga pagkukulang natin. Kaya gusto natin mag-apologize pero gusto rin nating depensahan yung sarili natin at the same time. 'Di ba? And that cannot most of the time hindi po nagiging maganda ang resulta niyan. Okay? Nung humihingi ka ng tawad pero gusto mo pa ring mangatwiran kahit sa mga magulang natin, ganyan 'yan eh. Bakit ka ginabi ng uwi? Sorry po, mommy, daddy, kasi ganito, ganyan, ganyan. Pagka nag-sorry ka na, binungangaan ka na, makinig ka na lang. Huwag ka na mga tuwira na kasi po ang hirap sumakay, kasi po ayaw pa po kung ano, kasi po hahaba na nga haba yung usapan. You are not apologizing. You are trying to defend yourself na naman. You are trying to prolong the agony. Diba? Kaya ito, maliit na detalye lamang ito, Jeffrey, ano, na nakita natin doon sa kwento mo. Yung pagsasabi mo at kasi mukhang paninindigan mo hanggang sa uli na walang mali siya yung paghalik ko sa'yo. Ang dami-daming bahagi ng katawan ng tao na pwede kong maunawaan. Diba? O katawan ng babae or kahit nga hindi lang naman yung gesture ng halik, yung pagpapakita ng comfort sa kanila, sa noo, sa pisngi. You don't even have to kiss someone just to show that you love them, you care for them. Hindi. Diba, nagkamali ka, nagkamali ka. And that's it. Talagang mali. Talagang mali, Jeffrey. Kasi mahirap yung maharap ka, kaya Krish, sabi mo, sorry Krish, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko naman talaga mean na halikan ka. Eh, hindi naka-ready yung uso mo eh. Diba? Yung pagtama ng uso mo, halimbawa sa paglapit mo sa kaibigan mo, tumama ka rin sa balikat niya, yun, aksidente yun. O na, ano, tumama ka sa balikat niya, tumama ka sa buhok niya. Ano ba yan? Yung buhok mo naman, maano naman dito, diba? Ganon tayo minsan. Pero yung sa labi, na tiyempo sa labi, tumama yung ano. Hindi. It's no accident. Kaya dito pa lang, bago ka harap sa kanya, di ba? You don't need to defend yourself anymore. Nagkamali ka, you messed up, you effed up, ganun yun eh. Nagkamali ka talaga, tanggapin mo na, Jeffrey. Huwag mo nang depensahan na walang mali siya yun, walang ano. No, kasi kapag haba ng haba ang usapan ninyo, if you apologize, you say sorry, at tanggapin lahat ng mga gusto niyan sabihin. That's, yun yung pag-apologize na atin. Ngayon, yung pag-ano no, yung pag-explain ng sarili mo, hayaan mo na lang kapag nagtanong sila. 'Di ba? Ano ba nangyari? Ano ba nasa isip mo noon? And then you just have to explain. You don't even have to defend yourself anymore. Just be true to your friend. Yun yun. Yun yung maling concept kasi ng pagka-apologize sa atin. Sabi, "Bea, sorry ah, kasi hindi kita nasundo kasi ganito, ganyan." Oh, sige, kasalanan ko. So ako palang susunduin mo na pinangakuan mo ang may kasalanan.
hindi ikaw. So, ba't ka nagsasorry sa akin? Ako pala ang magsasorry sa'yo kasi hindi mo ako nasundo. Di ba may ganun? May ganun tayo minsan sa mga magjo-jowa. O kaya yung I'm sorry, ganito ganyan. Pero ikaw kasi dapat ganito ganyan ganyan ganyan. Alam mo yung ikaw dapat yung magsusorry, pero dapat damay din yung pagsosorihan mo. Ah. Dapat may kasalanan din, may accountability. Hindi lang dapat mag-isa ka. Alam hindi. Mo yung laging dapat dalawa tayo ganun. May kasalanan. Oh, wag ganun, Jeffrey, ha. Kaya ngayon pa lang relax ka muna, wag kang atat na mapatawad, wag kang Gina G na eto pa, wag mo muna pupuntahan sa bahay, ha? I mean, you mean well, you want to look or you want to make Krish feel your authentic sorry, your galing sa pusong pagsusorry, pero wag muna ngayon. Wag mo muna pupuntahan sa bahay, baka mag-freak out si Krish. Just wait, okay? Pakalmahin mo muna, kakalma din yan. Kakalma din yung mga Gina G na mga tao sa paligid ninyo. Antayin mo lang, and then you will know. Malalaman mo kapag baka pwede ka nang mag-initiate ulit ng conversation just to say sorry. Pero, eventually, kailangan mo rin tanggapin yung magiging decision ni Krish kung ibabalik niya yung friendship o hindi. Kasi, yung ginawa mo, maybe not that big of a deal para maging friendship over. Pero iba-iba kasi ng emotional threshold yung mga tao. Baka kay Krish, sobrang big deal nun. So, you respect that. Okay? Para Jeff. Kang ano niyan, Bea, para dun sa iba, no? Parang lalo na kung di mo gusto, para kang hinawakan sa isang parte ng katawan na hindi mo gustong, well, it's your private part. Nahipuan ka, di ba? Parang ganun ang dating niyan sa iba. Yeah. Di ba? Yeah, yeah, ganun yun. Oo, kaya intindihin na lang din natin. But for now, Jeffrey, don't be too hard on yourself also. Diba? Mag-ano ka lang, basta on, ariin mo yung pagkakamali mo. Yun yun eh, that's the key. At huwag ka ng ano. Mali talaga sa kanila, ang tingin nila, well, mali talaga yon. Kung ikaw may paliwanag ka, hindi na. You don't even have to ano. Mag-apologize ka in all humility. Diba? Ng buong kababaang loob. Yun yung mas maganda para matapos agad yung problema. Okay? Okay. Uy, maraming salamat. Doon sa may pahabol pa, hindi ko lang mahanap kung ano yung number. Ano? Pero maraming salamat sa yung paambag na Gina Chica rin ngayon. Ayun, kasunod ni Roselyn, meron pa eh. Oo, meron pa mga nagpa-Gina G sa Gcash eh. Ni Popoy, boomerthday Gcash. Maraming salamat. So hindi ko mabasa yung ano, hinahanap ko dapat, di ba nagno-notify yan sa ano, sa number. Sa... Ayan. Well, anyway, ulitin na lang natin 0926-700-8485 para matry natin. Baka mamaya mag-appear yung mga message. Pero maraming salamat po sa inyo, mga kapamilya, no? Sa inyong pa-birthday budol sa inyong lingkod. At syempre, maraming salamat din sa inyong letter sender na si Jeffrey. Bukas, ulitin po natin ang ating magandang pagsasamahan dito sa Dear M.O.R. Oy, naku, mag-prepare na kayo sa mga papasok na ulit bukas, sa mga papasok na sa eskwelahan na bukas, sa mga magtatrabaho, relax lang, magiging masigip na naman daloy ng trapiko, huwag na kayong magulat, huwag na kayong bumunot ng mga baril dyan, kakasa, tapos magsusuri kayo na mga ano kayo, yung mga ganyan. Wala nang gagawa ng eksena, basta alam nyo pagka-traffic na, yun na lang yun. Diba? Oh. Ganun yun eh. Relax na lang. Hinga ng malalim. Yun. Sa loob ka na lang sa sakya mo magmura kung di ka makapagpigil. Yun na lang. Huwag ka na lumabas ng pinto. Pero pag ako nakakita mo, pwede namang bumaba at magpa-picture. Magpa-picture lang. Ano ba? Oo na. Okay. Sige, sige. Mm-mm. Oh, okay, Bea? Okay na? Okay. Oo, maraming salamat po. Ayan mga kapamilya, nakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous bee, Bea Bells. Yan, Dear MOR Monday episode lamang po ang matatapos ngayon. Pero ang Gcash party natin tuloy pa rin hanggang mamaya.
It's 0926-784-85 the entire week po yan, or lifetime if you want. Ayan, pero maraming maraming salamat po sa inyo. Ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, you stay in love and stay happy.